Good morning, 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 Pilipinas! Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update tayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin magdesisyon ngayong nalalapit na po ang eleksyon. 2 araw na lamang po at pipili na tayo ng ating magiging next na leader ng bansa. At heto na naman tayo sa inaabangang reaction photo. Yan. At dito po, ating pag-uusapan ang finale survey ng iba't ibang research. At dito po malalaman natin sino nga ba ang nanguna, sino ang nangulaylat, at sino ang mahabol, at sino ang may pag-asa. Yan. Dito po, ating pag-uusapan, syempre, sa final survey, Lenny, hindi pa rin umangat. Yan. Bakit nga ba hindi siya umangat? Tingnan natin. At sino maglalaban sa final? It's between Bongbong Marcos, Isko Moreno sa latest at final survey na ginawa ng iba't ibang company. Okay, ating muna isa-isahin. Ating puntahan si Ping Lacson. Yan. Sa Pulse Asia survey na ginawa po, pangkabuuan na po ito mula April 16 to 21, ang pinale, Ping Lacson, 2%. Manny Pacquiao, 7%. Isko Moreno, 4%. Lenny Robredo, 23%. Bongbong Marcos, 56%. Okay. Ating puntahan naman po ang Okta Research nitong April 22 to 25. Ping Lacson, 2%. Manny Pacquiao, 5%. Isko Moreno, 8%. Lenny Robredo, 25%. And, syempre, Bongbong Marcos, 58%. Okay. Ating puntahan, Publicus, May 2, 5, 2022. At, nung nasa huling puesto pa rin, si Ping Lacson, may 4%. Manny Pacquiao, 2%. Isko Moreno, 8%. Lenny Robredo, 22%. And Bongbong Marcos, 54%. Okay. Atin pong puntahan naman ang Tangere survey na ganap noong April 20 to 22, 2022. Ang nangunguna, atin mo nang balikan ang huli, nandiyan pa rin si Ping Lacson, merong 3%. Manny Pacquiao, 4.04%. Isko Moreno, 20.38%. Lenny Robredo, 18.25%. And natili, Bongbong Marcos, 51.54%. Yan po ay base sa ginanap na survey ng iba't ibang survey firm sa Pilipinas ng Pulse Asia, yan, Okta Research, Publicus, and Tangere Survey. Yan. Ito na po yung 2022 Final National Survey for President.